Mahigit isang taon na nang huli nating makita si Kai Soto na naglaro sa isang competitive basketball game. Kaya naman marami ang nananabik na muling makita siyang tumapak sa loob ng hardwood at ipakita kung ano nga ba ang naging improvements niya sa kanyang skills. Ano nga ba ang importansya na muling makapaglaro si Kai not only on scrimmages but a real basketball game, at makakapaglaro nga ba siya sa third window or Olympic qualifiers? Yan ang mga pag-uusapan natin sa ating featured video for the day. Ngunit bago po ang lahat ay salamat sa pag-like at pag-subscribe sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe ay pakiclick lang po ang subscribe button at pati na rin ang notification bell icon para updated ka sa ating mga future uploads na kagaya nito. Ang isang taon na walang active competition ang isang atleta ay napakahaba ng panahon. Lalo na kung mahigit isang taon pa nakagaya ng sa sitwasyon ni Kai Soto. Uli nating nakita si Kai sa isang competitive game sa TSF World Prep Invitational sa laban nila kontra NBA Latin America last March of 2020. Doon nga natapos ang kanyang one and only season sa The Skill Factory, and after that ay trainings and scrimmages na lamang ang kanyang nasasalihan. Halos isa't kalahating taon na puro ensayo at scrimmages si Kai Soto sa Amerika. Hindi naman masama ang mga trainings at maglaro ng mga scrimmages, ngunit iba pa rin ang nagagawa ng isang actual competitive basketball game. Ang isa pa ay ang huling nilaroan ni Kai ay sa junior level, at wala pa nga siyang nalalaro ang senior level type of competitive basketball game. Ang mga nalalapit na laban ng ating national team sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers, Olympic qualifying tournament at ang main draw ng FIBA Asia Cup ay makakabuti sana sa paghahanda niya sa kanyang stint sa NBL. Ito ay magiging daan para ipagpag ni Kai ang mga kalawang na nabuo sa matagal niyang walang competitive 5-on-5 games. Oo nga, at malakas ang mga nakakalaban ni Kai sa mga scrimmages sa Amerika, lalong-lalo na sa kanyang training under kay Coach Stanley Remy. Ngunit iba pa rin ang laruan sa isang totoong basketball game. Dito ay may mga set plays ang bawat koponan na susubok sa kakayanan ng isang team at ng mga individual players. Sa kaso ni Kai Soto ay magiging sukotan nito kung gaano kalaki na nga ba ang naging improvement niya since we last saw him sa The Skill Factory under kay Coach Rob Johnson, at i-practice na din ang mga natutunan niya sa kanyang trainings. Masusubukan din ang kanyang paglalaro sa senior division games. Well, malaki ang posibilidad na hindi natin makikita si Kai sa mga laban ng Gilas sa third window, dahil ang binitawang commitment naman talaga ni Kai ay ang OQT at ang FIBA Asia Cup main draw. At ngayon nga ay nanganganib na din ang OQT dahil sa isang reply ng East West Private ay nabanggit nila na nakaschedule mag-training si Kai with the pros from May till July sa Miami bago nga magtungo sa Australia para sumama sa kanyang team na Adelaide 36ers. Wala nga daw sa schedule niya ang June events ng Gilas Pilipinas. Ngunit nananatili daw silang nakikipag-usap sa SBP para makasama si Kai sa mga games ng ating national team. Hindi nga daw pwede kay Kai na walang ginagawang training sa loob ng 10 araw na naka-quarantine dahil kailangan niya maganda para sa kanyang NBL stint. Sa huli ay nabanggit nila na darating naman daw si Kai Soto sa bansa, and it's up to Coach Todd Baldwin kung paglalaroin siya sa mga games ng Gilas kahit na hindi siya nakapag-training ng at least 1 month bago ang actual third window or Olympic qualifiers. Sa ngayon ay masasabi natin na Kai has the privilege to be in the lineup of Gilas anytime he wants to. Ang gusto lang naman ni Coach Tob ay at least 3 weeks of practice with the Gilas Bull para nga naman makapag-adapt siya sa system at makapaglaro ng maayos si Kai within that system. Well, since nasa pandemic tayo at limitado ang galaw sa buong mundo, ay napaka-importante ng isang araw na mawawala sa pagte-training at workout ng kagaya ni Kai Soto. Marahil ay natuto na ang kanyang kampo sa nangyaring fiasco nung huling umuwi si Kai sa Pilipinas, kaya naman doubly ingat na sila sa kanilang mga nagiging desisyon. Kaya naman mahalaga ang ginagawang pag-uusap ng kanyang kampo at ng SBP para naman hindi masayang ang oras ni Kai na malaki na ang nasakripisyo sa kagustuhan niyang makapagsilbi sa bayan. Kung nag-iba man ang tono sa paglalaro sana ni Kai sa OQT sa Belgrade, Serbia, ay ayos lang naman ito. Kung sa tingin nila ay mas makakabuti ito sa tinatahak na career path ng
ating pambato ay pabor ako dito. Ngunit kahit na palampasin na ni Kai Soto ang third window at ang Olympic qualifiers, ay sana makapaglaro siya sa FIBA Asia Cup main draw sa August dahil dito mabibinyagan si Kai sa isang laro on a senior level at competitive ang mga teams na makakaharap niya dito. Well, it's still more than 2 weeks bago mag-third window at more than a month bago ang Olympic qualifiers. Wala pa namang formal na announcement si Kai regarding sa kung hindi nga siya makakapaglaro sa June at July games ng Gilas Pilipinas. Anything is still possible and at the end of the day, ay mas alam ng kanyang kampo ang mas makakabuti para sa kanyang career. Kaya naman let's wish Kai the best at suporta natin all the way ang ating Wonder Kid.